kailan po, napag-nagpapit ninyo na kanina, may trabaho sa munisipyo, mula sa pagiging guro, medyo may struggle, 1974. Tapos ako parang natin kayo, na panahon ni Mayor Florentino Bernardi Diyos, at tumagal ng 1969 hanggang 1979. Yes. Okay, pag-usapan po natin, ano po bang mga partikular na naipagawa o nagawa ng ating Mayor Tino Bernardi Diyos? Ano po na ako yun? Ang mayor din sa loob ng munisipyo habang andon ang mayor pasamula yung napapagawa ng bagong munisipyo si Merkino. Kaya ang nangyari doon tapos din naman yung kalaki naman bumili naman yan lupa alam kalaki milyon bumili naman yan lupa dito kay Mr. Agustin Aguilar na may ari na lupa na binili ng munisipyo. Okay, yung question galing kay Leonardo Marcos. So, parte-parte ang mga... 50 million. Ibig sabihin, gumandaan nito. Yung lupa, galing kay... binili kay Agustin Aguilar. Galing sa pamalang bayan ng Maliwa, ng Pondo. Pero yung building... Yung building naman... Galing kay Agustin Aguilar. Galing kay Agustin Aguilar. So, yun. Medyo punto, particular. Nakulitan mo, ito na ngayon, doon na ngayon nagkaroon ng loob ng munisipyo. Kaya meron lupa kasi meron bago. Meron bago. At, pagkailangan ko na, yung lupa. Kasi, pagkailangan na nanonood natin, makinig po kayo mabuti, magtatanong na po tayo na may pa-premio galing tayo. Pagkatapos po ng, kada ngayon, magtatanong tayo. Roberto Santos, kay ko, At ang premio ay magagaling kayo? Kaya former counselor na BTMO chief Roberto Santos. Roberto, isa yung Santos. Kaya pa na lang dito, eh meron dalang regalo. Yes. Kaya naman pala napakagaan ang loob ko na siya dumating kanina. Okay. Kaya, tutuloy mo na ulit. Sa mga nanonood, nakinig po kayo, may tanong. Ang nanonood, may tanong tayo dyan. So, pangalawa po, meron kayo nakangit na ang nagkaroon na ng lupa, ang Mariano Ponce High School. Oh, kasi nga ang problema nun, ang eskwela na Mariano Ponce, nag-upisa yan dito sa Ponce Street eh, sa lupa ng Mariano de Dios. Pagkatapos, lumipat naman dito sa may Clarkville Street sa Kankong Kato yung matandang bahay doon. Talagang masikip ang malaking problema ng Mariano Ponce High School. Kaya noon, naisipan nila na hindi pa naman ito, kaya sa pamamagitan, bago kapag-anak pala ni Mertino, itong si Mrs. Avelina Rosales Camoso, nakatisin niya na magbili ng lupa para pagtayuan ng Mariano Ponce. Kaya nagkaroon ng Mariano Ponce High School sa pamamagitan ni Mrs. Avelina Rosales Camoso, may-ari ng New Frontier sa Pilipinas. So, donated po yan, So, nagkaroon ng bagong munisipyo, nagkaroon ng lupa ang eskwelahan ng high school, at nabagbintang, mayroong konting dati pa, may ospital ba tayo? Noong panahon yun, ang baliwag, meron na tayo isang rural health clinic sa likod ng munisipyo. Rural health clinic. Ang problema ng kalusugan ng panahon ay napakabigat. Kaya, nung kasi nung araw, pag ito ay magdedevelop ng subdivision, merong requirement ng munisipyo na magkano ang vaccine, magdudunate ka na isang parang lupa na gagamitin para playground, ano kung ano man yun. Ang ginawa ni Merkino, kinaunasan si Mr. Sarapin Hulgano ng Bulaka na nakumpiling magdunate siya ng isang parang lupa para magawa ang Balurap Emergency Hospital. Balurap Emergency Hospital. Doon kayo na kayo sa isang karang lupa sa papabili sa division yung emergency hospital na yun. Kaya dyan, hindi namin ito. Baliwag emergency hospital, inayos sa ARPA meetings, ito ba ang ARPA pinikilala natin ngayon? Oo, ayun mismo. Kasi kaya, pagkakunin ko,
Kita dapat tadi sa provinsya na bago yung matraktor sila na lang ito. Pero yung matraktor eh, anak pagawa niya, munisipyo ng Baliwa. Kasi yun, tinatawag siyang... Baliwa, district. District hospital. Pero sa Baliwa na ka. Yes. Tumalo, Baliwa ng Emergency Hospital. Marami na tayo natutuhan sa dyan. Eh, yes, of course. At napamit niya yung isang kasada rin eh, pinahalam mo. Oo, nung mamatay si, ano, si, ano, si Secretary Manuel Cruz, ito ang kapaligay ng Martino yan. In memory of Manuel Cruz, pinangalan niya pumunta ka sa bayan, Manuel Cruz Street, yung kasada na yun. Yeah, the question title. During that time po ba, hindi na kailangan ni Sangguniang Bayan Resolution in order to be street? Pero, madali na yun. Kasi ate, sorry eh. Oh. Ipinangalan yon by virtue na mayroong kaukulang proseso. Oo, pero gano'ng sa mga tayo resolusyon yun. Resolusyon na pangalan. Lahat naman naman o, meron talagang resolusyon. So, bagong munisipyo, high school na lupa. Gano'y okay, yung mistake hospital. Ah, yung nag-comment si Secretary. Yung Mariano Ponce high school ay donasyon. Dinonate. Okay. Okay. Lumihari ang Doña Enriqueta. Nakita ko sa mga litrato ang malawak at maluwang na parte sa Baliwa. Yung ba'y tinatawag na Imelda Park? Imelda Park. Ano yun? Nung araw kasi, Lurieta yan eh. Lurieta. Ngayon, kaya ko sa inyong panahon yun, ang mga Fernandino yun sa'yo nakapalapit sa mga Marcos. Ha? Kaya ito si Aling Nena Fernandino, a member ng Blue Ages yung mga Isis. Kaya nakahingi siya ng pondo para i-develop yung Glorieta at pinakalun itong Imelda Park. Imelda Park. At yung pinakagrass na doon, Rodemus Trinidad Grass. Yun na. Yun na, Rodemus Trinidad. Nakatanda ko, pinastro yung isang araw sa may tuhang baliwag na nagkakwento kami. Doon naglalaro ng basketball si Concert Isol. Papalikan namin ito si Concert. Medyo huwag nang excited na ako dito. Napakarami na nangyari. At siguro, pag-usapan natin naman eh, meron kasing bukod sa park, may housing daw na ano pa naman doon. Kasi nga, hindi na papasin ano. Yung sa mga inisip-isa natin dito ha, sa talagang tumatama doon sa dating isang pangalang na tao, yung na papasin ha. Oo. Oh, Yung mo, doon sa ano. Parang lahat yun eh, kayo mga hindi ha. Education ha. Pagpatingin lang, Imelda Park. Oo, oh, recreation. Oo. Oh. Yung alin yung 2.6 hectare. Kasi kaya nga ito, ayaw kinilanin na magsasaka na may araw na lupa sinasaka nila si Ginoong Serpando Franco. Okay? Ang ginawa ni Ginoong Serpando Franco nagpunta sa munisipyo at igunin yung Bertino Pera ng Diyos ang 2.6 hectare para gawin bliss program ng Ministry of Human Settlement. Yung bliss po yung pabahay. Bago niyo po na improvement of sites and services ang ito sa dito. Ngayon ko lang natin itong buhay. Ah, ako ate, sana sa... Ano ang ito? Bago niyo po na improvement of sites and services. Ah, ito ba? Pagmarang na sila. Parang hindi din alam ni po sila sa iyo ibig sabihin ng BIS program. Alam ko ito, BIS ka eh. Okay, so? Hindi na sa ano, sa... Meron pa daw kayo. Ano, sa bukod sa pagsirara, pangisda ba? Pero, doon sa ano, nagtunay na mga lupa, ito si Ginang Esther Bidones. Esther Bidones. May may founder ng Bunda Rapid sa Baliwa. Magala na mga Bunda na, Bidones na yan. Bidones yun. Yun, yun. Si Rosy Brasi Bautista, nagkikatulong na si Rosy Bautista doon sa kanyang video ng araw. Ah, yun. Palaki siya, palaki siya. Ano po ang ginawa doon sa lupang sinabi ninyo na ginawang palaisdaan ito, palaisdaan. Yung
Yung mga hindi na, pagkatapos magamitin parang food production program ng palaisdaan, nakumpay pa siya bilang isang kapahay. Kapahay, yung panahon ni Deo Robles Bella. Meron pa po akong nalinig ng araw na pinagkukwentuhan na ang sabi daw eh, sa isang bahay, isang tahanan, kung makapag-donate ka ng simento, kaya kasi simento yung kasada. Kasi nga, napapasin siguro nyo na lahat ng mga binabagay dito, puro basic needs eh. Ito yung sasabihin ko sa inyo pong dunuli, sa mobile dito eh. Kaya ang problema talaga no, talaga namang maliit lang ang ikam ng munisipyo eh. Ang ginawa ni Bertino pero ni Diyos, pasama-sama ang ginawa. Ang ginawa niya, nagpapunta siya sa mga barangay, tinatanong ngayon mga tao, kayo ba, kung sakali ba kayo ay mag-unit ng cemento, kaya ba kayo? Hindi kaya niya na mag-donate ng cemento. Kung ilan ang kaya na. At yun, tutupasan ng munisipyo at pasisimento. Kaya ang nangyari no, meron din ng nandito yung 10 support, 20 support, 30 support, meron medyo malulog po, ilumang po. Nagkagaya-gaya, yan. Ang level materials sa munisipyo, nagkagaya-gaya. Kamalaunan, nagkatutong ito. Kaya, halos kumpleto ang dumila ng ipumpleto yun sa mga kabukiran. So, maganda to. Bayanihan system. Oo, bayanihan. Basta ko ng simento, nakapatan ng buhangin at labor, gawa ang simento. Nagkagaya-gaya. Bayanihan talagang initiated by, kasama ang gobyerno, hindi naman simento na ako. Simento. Kaya sa simento naman pa lang yan. Bakit kailan sa kasako? Gusto kasi ng munisipyo talagang yung kompletong programa mapagkarin sa anak niya. Ginawa ni Bertino, kinausap niya kanyang mga kapatid. Nasabi niya, pa-expropriate natin yung lupa ninyo. Kasi ito naman, sabihin na expropriate. Pangatumunin ng gobyerno, pero babayaran nung disturbance compensation. A public property and a private property is a public property. Once na kailangan ng gobyerno ito, automatic pwede kunin. With just compensation. A public domain is a private, a private domain is a public domain. Pag kailangan ng gobyerno, bibigyan ko lang ng disturbance compensation, okay na. Sumangayon naman yung mga kapatid. Masabi ni Bertino, kailangan naman niya, anyan. Yung mga lupa ninyo yan, gaganda-halaga kasi yung mga nakapainin doon, lupa pa rin mga pwede dito siya. Okay, nagdandunate lang, hindi magpigil lahat. Hindi magdunate, expropriated yun. Binayaran sila, pati yung mga saka, binayaran. Kasama? Binayaran kasama. Pero gano'ng malaki yung lupa na to? Anong nagtarihan? Si Sector, ito po ba kayo yung kinatatay ko ng mga baliwag bulletin nyo? Lahat! Yo! Hanggang Estararina. Buwan Estararina. Hanggang sa Cerro. Cerro, hanggang doon. Hanggang sa Cerro. Ang Bariwag Transport Terminal. Ay, ano? SM City. Nagbabay. Transport Terminal. For verification, para nalalaman ng mga kabataan at ng mga nanonood,
Iyon ay lupa ng mga beneficiaries na expropriate at bigyan ng just compensation ang owner at ang tenants. Okay. Okay. Medyo mahaba na, hinihingal lang ko doon. Hindi ka pa nasa may pinigo ko na tayo, eh. Ano na may raw history na tayo. Bilisan natin ang konti. O, magtatanong pa tayo ng isa. Tanong muna tayo ng isa. Direk, pwede ba natin i-plus yung tanong? Pakisayin niya sa loob ako kung naka-plus na. O, ibang plus yung tanong. At ang naka-plus. O, pwede kayo sumagot sa live ko. Pwede kayo sumagot sa...